Yan, naka-base na out lahat. Kasama ko yung staff ng Skylark's Bike Shop at si PC Mega Bike Zone. Pupunta kami sa Valenzuela para silipin yung mga bagong projects ng L2. Pagod pa ako. Bis lang ako ang damit eh. Pumadyak ako from Paranaque. Tapos, nakisabay ako sa kanila sa kainta. Skylark's na from Paranaque. May kisabay lang ako. Wala si Sir Carlo eh, may lakad. Kaya ako muna yung nakisabay. Sabi naman niya, sabay ako sa kanila. So, okay na, di ba? Padyak na lang ako hanggang sa kainta. Tapos, fan hanggang Valenzuela. Okay, nandito na kami sa warehouse ng L2. Kasama ko yung staff ng Skylark's tsaka ng PTT Mega Bike Zone. Tingnan natin kung ano yung mga... manok. Tingnan natin yung mga bagong ilalabas ng L2 ngayon. Tara. Uy, staff. Ito pala. Nice, nice. Kumusta mga kapadyak? Kasalukuyan tayo nasa warehouse ng Trinx ngayon. Ang agenda today, product launch ng 2019 models ng L2 at weapon. Magkakaroon din ng gear adjustment seminar para sa mga retailers and mechanics. Isa sa mga pinaka-importanting parts sa event na ito, lalo na kung L2 user ka, i-discuss ko na rin. Here's a rundown of what happened during that day. Okay, so ito yung isa sa mga bagong ilo-launch nila na product. Carbon na to, itong piyesang to. Tapos mas malaki na yung pulley niya. Yun, so abangan natin, hopefully ma-review natin tong RD na to. Dati kailangan pa ng derailleur hammer, pero ngayon hindi na kailangan kasi mas makakapal at mas mahaba na to. So yung Goatlink or hanger out na yun, pwede na to hanggang 50 feet. So yun. Bago ang lahat, pag-usapan natin ang konting history at facts based sa seminar. L2 stands for Lead the Way Over Origin and was founded by Mr. Philip Liu back in 2013. A former engineer of SRAM, they came up with what is now L2 today. L2 and Weapon are the spare parts division of Trinx. They also have carrying brands like Winman, Solon, and CST. Diverse ang lineup, hindi lang sa bikes kundi sa iba't ibang parts na rin. So una-una inintroduce yung mga bagong products ng L2, Weapon, CST, etc. etc. So ang daming lalabas ngayong taon na to. So ito yung mga yun. Diniscuss dito ang isa sa mga pinaka-importanting information about sa L2 drivetrain. Kung compatible ba ang L2 mo for Shimano and SRAM? Nagkaroon kasi ng konting confusion dito. Since Shimano and SRAM are both proprietary when it comes to their parts, hindi talaga magtutugma ito, magkalaban eh. L2 has an answer to it when it comes to their parts. So L2 owners and future buyers, take note of this. Usually, ang mga nakakabit sa built bikes ng Trinx na 8-speed and 9-speed ay SRAM compatible, or 1:1. Ang mga spare parts naman, yung mga binibenta separately, ay L2 na compatible sa Shimano, or 2:1. Usually, nangyayari ito kung yung kapadyak natin nag-upgrade from 8-speed to 9-speed. Yung kinuha pala niya, compatible sa Shimano, pero ang papalitan niya, for SRAM pala. So, paano ito may iwasan? Malalaman nyo kung Shimano compatible ang parts kung may nakasulat na 2:1 or 2:1. Pag sa shifter, ito ang itsura niya. Pag sa rear derailleur naman, nasa cage. Pag wala naman ito, automatic compatible for SRAM yan. Exception dito ang L2A7 na 10-speed at L2AX na 11-speed na laging adaptable for Shimano. Since different brands ang kailangan kapitan, kailangan mag-design ng L2 ng parts na magkakaibang pull ratio according sa Shimano o SRAM. So sana naging malino to. Nagka-demo na din para sa mga mechanics at pinatay sa kanilang iba't ibang compatibilities para first hand nila ma-experience ang pagtono sa mga bike na naka L2 drivetrain na may halong SRAM o Shimano. After nun, pinakita na ang new products. Yung kinamangha ko is yung rear derailleur. Dati kailangan pa ng derailleur hanger para sa bigger cogs. Sobrang sulit na for the price kasi wala ka nang bibiling extra. Inintroduce din ang bagong crankset ng L2 na lalabas this year. Abangan natin yan at hopefully ma-review natin sa channel na to. O game, merienda naman daw. Ayan na! Ayan na!
Food yun, oh. Vlogger na yan. Food vlog na naman. Sayang wala si Sir Carlo, oh. Thank you so much. And then, Mr. Jerry Chu, President of Trinx Philippines, shared his plans in the following years. Pinakita din ng construction ng bagong Trinx headquarters dito sa Pilipinas. He then introduced the Trinx e-bike, one of their newest products. And then the Trinx Swift, bagong road bike ulit. It sits between Trinx Tempo and Trinx Drive, kaya more choices for us. Thank you. Kasama ko si Ma'am Bernadette ng Diamond Peak Bike Shop sa Candon, Ilocos. Dumayo pa kayo. Okay. Grabe layo ah. Ano? Ganyan namin kamahal na ano, supportive sa L2. Wow. Sa ano, sa my Trinx. Ganong kahaba po yung biyahe na? Anong gano'ng kalayo? Ano eh, 7 hours po. 7 hours? Grabe. So yun, yung mga taga North, taga Candon, bisita kayo sa shop niya, Diamond Peak Bike Shop. Thank you po. Lucky M2. San Fernando Leon yun. Sa San Fernando, nadadaanan natin yung pag naglo-long ride, naalala ko. Okay, Ma'am Permila of Lucky M2, so bisita kayo. Ay, sir oh, napanood kita sa vlog dati. Okay, parang namumukhang ito sir. Kasama ko yung mga staff ng Bike South, bike. Eh, nasa Aris. Right. Okay, picture taking muna. Gitna-gitna talaga ako. ayos. Piyasa ni Juan. Nakita ko yung page nyo eh. Ayos. Okay, picture muna kami. So that's it. Thank you for watching. Ang purpose ng video na to is to clarify the compatibility of L2 drivetrain para maiwasan ng confusion. Maganda ang purpose ng seminar. Ma-educate ang mga retailers at mga mechanics pagdating dito. I hope na nakatulong ang video na to sa inyo. Abangan nyo na din ang video ko on how to properly claim warranty pagdating sa products na to. Kung nagbabala kayo kumuha ng L2 or weapon products, share nyo naman ang pipiliin nyo. Kung owner na kayo, comment nyo naman din ang feedback nyo regarding sa product and kung sulit sa price, which I believe is already a plus dahil sulit na sulit talaga. More valuable content will be uploaded, so don't forget to subscribe for more videos. May long ride uli ako, so click the bell button to be notified and don't forget to leave a like. That's it for today. Ride safe.